Okay, mga kasamori, and we're back. It's our third day here in the streets of Tokyo. So, natatas lang namin kumain sa KFC. Nag-breakfast kami doon. And then, larga na naman tayo, and I'll keep you updated, guys. A few moments later. Okay, mga kasamori. Ito pa lang si Fatty ay merong ka-meetup ngayon dito. And we're here in Pugahara. Medyo nag-iba na yung itsura ng lugar, no? Mga ilang minutes na ba kami nasa train? Mga around 30 minutes siya. Time station na lang Yokohama. Ah, yeah. So, wala na tayo sa Tokyo. Medyo malayo na siya, kaya nag-iba na yung itsura ng lugar. Oh. What's that? Ah, mga meat. Ayaw nga, mura ng meat dito, guys. Uy, grabe. Hakin lang, oh. Ang mura, oh. Ang ano yan, ah. Yung parang mga deep fried nila na ano. Parang tonkatsu, ganun. Mura lang. Minsan makikita mo yung ibang food nila rito pag kinumpare mo sa atin. Bukod sa mas quality ng food dito. Mas mura pa, eh. So imagine yun, that's only 37 pesos, di ba? Isang ganun. Oh, ganda, guys. Ang ganda, oh. Oh. Nag-iba na talaga yung itsura rito. Medyo wala na tayo sa Tokyo. Tapos medyo mas kalmado na yung tao. Hindi na sila mukhang nagmamadali ng gusto, unlike sa Tokyo. Bilis ng lakad, gano'n. Dito, medyo sakto-sakto na lang. Medyo construction na rin. Gawa na yun, bago tayo umuwi. Oo, bago tayo umuwi. Bago tayo umuwi, gawa na yun. Gano'n kasi sila kabibilis dito. Alokoson. Ay, update ko kayo, guys. May kausap siya sa ball pen. Alam mo naman yan, si Fatimo ay mahilig sa ball pen. Yun ang collection niya. So, yeah, ang ganda dito, ah. Kung mauobserbahan nyo yung mga tao sa paligid, guys, hindi na sila masyadong nagmamadali. Pati lakad nila, mababagal na. Unlike sa City of Tokyo talaga. Na parang lahat ng tao, eh, sobrang nagmamadali. Ewan ko kung anong ballpen yun, maka rare. Kaya dinayo talaga namin dito para meet upin niya na. Okay, update ko kayo, mga kapatid. A few inches later. Okay, mga kasamori, after a short walk, ayan na, dito na yung, ayan na yan. Dito yung pinuntahan ni Mohi na lugar pala, na saan nandito yung mga ball pen. Yeah, ganito. Ganda ng setup ng store niya, guys. Konnichiwa. Konnichiwa. Video yan, pinaalam muna natin kung pwede tayo mag-shoot ng video sa loob ng store nila. Pumayag naman si Onechang. Well, just for sharing, mga kasamori, ito raw ballpen na to, eh masyado raw mahaba ang waitlist nito. Pero inuna na raw siya since galing pa siya ng Pilipinas at pumunta pa siya dito sa Japan just to have that ballpen. Alam nyo ba kung gaano iba trip nito ng bata nito? Ball pen. Oh. Okay.
ko. Ang cute eh, no? Oh. Oh, kita nyo. Mga pasok mag-isa yung mga yan sa school, kaya lang kaliliit. Around the... mga 4 years old yata itong mga to. Mga ganun. Mag-isa lang sila, wala silang kasama. Ay! Mahangin ngayon, guys. Dito, medyo... ngayong araw na to medyo malamig. Hindi kagaya ng mga nakaraang araw. Ang init, guys. Ngayon, medyo... mahangin, tapos medyo mas malamig yung temperature. Mas okay siya, in short. Kasi nung mga nakaraan, naka-sweater ka lang, pagpapawisan ka pa eh. Makainit eh, no? Ano bang description na malamig? Hindi, mainit nga talaga nung nakaraan. Siyempre eh. Amo yun. Pero, mas mainit talaga dyan sa Pinas, siyempre. Iba yung init dyan. Impyerno na yung nandyan eh. So, gago! Update ko pa rin ngayon kasama mo rin, tatapusin lang ni Fatimo itong transaction niya rito. Isa sa mga pandagdag collection niya ng mga ball pen. And then we'll go back to, I think we'll go back to Tokyo and hindi ko pa alam kung anong next itinerary namin doon. Ha? We're going to Odaiba. So, i-update ko kayo kung ano meron doon sa Odaiba at kung ano mga gagawin natin doon. A few moments later. Okay, mga kasamori, after natin ang ballpen ni Fatimoy, dito tayo napunta sa Odaiba. Tayo pupunta. Marami raw kung ano-anong gasto sa loob niyan, so i-check natin. Tapos pupuntahan natin si... gagasolinahan naman natin ngayon si Gundam. Kagabi, nagpakain tayo kay Godzilla. Ngayon, gagasolinahan natin si Gundam. So, mamaya update ko kayo pag ando na tayo. A few inches later. All right, mga summary. Diver City, Tokyo Plaza tayo. Eh, yung mga ano, andiyan si Nobita, eh. Mga si Doraemon. Doraemon, no. Picture dito. Picture mo na tayo. Doraemon Times Square. Diba? Duminong ano natin, ha. Tayo kay Doraemon. Yeah! Ayun, tabi kami ni Doraemon. Hello! Ito tayo. Hanap tayo ng gastos dito. Diver City. Tokyo Plaza. Shopping center na naman. Bendo ng Wagyu. Ano ba yan? A few inches later. Okay, yung mga mahilig ko, Doraemon dyan. Meron dito. So, siyempre, lahat ng merchandise sa loob niyan is Doraemon. Meron ding this one. Hello Kitty Japan. So, marami sa atin yan. Karamihan ng mga ano. So yung mga collector ni Hello Kitty dyan. 5 feet. Odaiba. Liko. Ayan, marami rito ang mga merchandise. Mga pangpasalubong, ganun. Nakakita ka dito, pangpasalubong. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Hello, Kitty merchandise. Mga dolls. Meron ding mga, yan, no? Mga pangregalo ba? Hello, Kitty tayo ngayon. Ay, ang cute! Hello Kitty. Clothes, socks, bags, lahat, keychain. Hello Kitty rito, syempre. A few inches later. Okay, what's inside? Ayan, marami rito mga yako.
Mga pangpasalubong ba? Pang umiyagi? Mga boxes na gano'n. Ang ganda ng mga box nila na gano'n. Keychains, etc. Super Mario. Ito sa side na to, ayan, mga pang umiyagi. Pasalubong ba? Pangpasalubong na mga... Ito, meron din tayo rito ng mga One Piece. Mga keychain. Kung gusto ni Jiro to. Mga One Piece merchandise. Makikita niyo dito. Puro ganon actually. Puro mga pang umiyagi or pang yung iba. Mga souvenir, pampasalubong, marami rin. Naman mo, puro gadgets. Mga electronic parts. Uhuy! Mugiwara store! Kay tayo dyan! Store ni Jiro to. Paborito ng anak ko to si One Piece. Eh. Andun sa Pilipinas. Siguro kung kasama ko dito yung mga mauubos ako dito. Yan pa lang. Gastos ng malupit yan. Kasama mo. Okay, mga kasamuri, One Piece store tayo. Ayan. One Piece. Ang daming merchandise dito, kompleto. Pero ito yung pinaka nag... Ano video? Okay. Yan, this time sinaway tayo ng staff. Sabi sa inyo, hindi lahat pwede tayo mag-video, guys. Sa tayo rito, siyempre yung straw hat ni Luffy. Nabili na ni Maraki Jiro. Magugustuhan niya ito. Sumotokyo si... Ano-ano yan. Ano-ano yung cosmetic, etc. Yan, makakabili. Pati rin bumili rin ng ano, straw hat. So, tayo sa loob. Dami yung mga souvenir shop, etc. Kain na naman. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Hey. A few inches later. Ay, nakakapagod maglakad. So, ice cream muna tayo. Grimea ice cream. Na mga must try dito, guys. Nakakasar. Nakakasar sa sarap. So, yeah. Crimea, try nyo. A few inches later. Well, habang kumakain tayo ng ice cream, nakita natin si Madam. Ayan, si Madam Joy actually. Pinoy siya, dito siya nag-work. Sa Yokohama siya naka-base. And binigyan niya tayo ng mga tips. So usually yung mga Pinoy na dito na nakatira, sila yung makakapagbigay sa'yo ng mga tips. Everything yan. Kung saan magandang pumunta, kung saan magandang magstay, kumain, etc. Say hi kay si Madam Joy. Whisper po ang gamit ko. Sabi niya whisper daw ang gamit niya, guys. Taga dito siya, Yokohama. A few inches later. Okay, mahirap talagang kalaban tong mga Hapon, lalo na pag nagkagera, may mga ganito kasi sila. Bigla na lang nabubuhay yan mga kasamuri. So, na natin. Si Gundam. Laki ni Gundam. Well, sabi nila, mas maganda raw to kapag medyo dumilim na or tumabi na kasi mas maganda yung lighting niya, etc. Na natin.
Ganda rin dito sa park na to. Dito sa labas ng mall. Oh? Oh my God! Wow! Malaki yan. Isa sa mga tourist attraction din dito. Eh. Marami nagpapapicture sa kanila. Okay, so, syempre, picture din tayo. Guwapo-gwapuhan muna. Okay, mga kasamuri, pagbigyan nyo na tong isang to. Matagal na kasi siyang hindi nakakapagwapo-gwapuhan. Kaya ayan, oh. A few inches later. Okay, mga kasamuri, ayun si Gundam. Dito sa harap nung Diver City Tokyo Plaza. Meron din ditong parang Cowen. Ang ganda, guys. Ayun yung mga bulaklak. May mga ano pa rin siya, cherry blossom. Yan, makikita nyo. Ganda. Narito. Diba? Ang ganda pa rin dito, guys. Mga flowers nila. Wow. Oh, wow. Da. Dito lang 'yan, paglabas niyo lang din ng mall kung nasaan si Gundam. Eh. Meron pa ring mga IG spot dito. A few moments later. Detalye ni Gundam, eh, no? Paano natin lalabanan ng Japan 'yan? Eh, meron silang ganito. A few moments later. Ay, mga samurai, gabi na. Okay. So, nasabay tayo sa ito na naman yung parang rush hour nila rito. Ayan. Tayong tao. So, bumalik na tayo rito. Nasa Ikebukuro na uli tayo. Then, magdi-dinner tayo. After nun, ito yung Parco Mall dito. So, magdi-dinner muna tayo. And then, tsaka tayo mag-aanap po kung saan pa tayo pupunta. Basta't may bukas pa at meron pang mapupuntahan, pupuntahan natin. As of now, mag-dinner muna tayo sa Yakiniku Light. Okay? So, doon tayo papunta ngayon. Ay, tao. Okay, ito yung part ng Ikebukuro. Ayan yung Parco Mall. Ayan, no? Laki cellphone, no? So, alam nyo na kung ano mga tinitinda dyan, basically. Daming ano rito, mga gadgets, softbag, what else? Sa lahat, ayan. Yung mga cellphone, ganun. Cellphone nila. Pero meron din naman bar sa atin. So, ito yung part ni Ikebukuro na puro ganun, appliances, ganun, mga TV, kung ano-anong appliances nandito. Oh, dito na pala tayo, ang bilis. May kakain, guys. Sa mga the best yun. Kahit na sa nung nasa Taiwan tayo, kumain din tayo dyan sa Yakiniku Light. Okay yan, the best din dito sa isang to. Yung other side. So, busy street of Ikebukuro. Uwian na kasi, oh. Ayan dahil tao talaga. Ayan. Tapos, itong si Yakiniku Light, lagi na lang ganito, pila rito. Basta't may pila rito, ibig pagsabihin, masarap. Ganun lang yun. Kaya kung maghanap kayong makakainan, kung kayo sa may pila, eh. Ituli kayo, mga samurai. A few inches later. Ito, mga samurai, ito yung mga umiikot na bus. Mermaid group. Mga bar nila sa Shinjuku.
Meron ding mga ganyan na mga lalaki naman, pinopromote yung bar nila doon. Sino yung mga talent nila na nandun. Maraming ganun dito, paikot-ikot lang. Lalo na sa Shinjuku. Yun, babae, meron ding mga lalaki. Paikot-ikot lang yung mga bus na. A few inches later. Okay mga kasama rin, ito na yung in-order natin. 4 kinds of meat. Okay. And then, lutuin mo na. Kompleto na yan, nandiyan na yung mga ano. Dog order. Darating sa'yo. And then, lutuin mo na, then kumain ka na. A few moments later. Ito sa likod, di ba, nandun yung main street. Kanina, yung pinanggalingan natin. Sa likod natin, guys, puro umisi. Oh, puro mga club. As in, men's club. Ayan. Puro men's club dito. Ayan, no. Girls bar. Ayan, nakikita niyo. Ang dami dito. Dito sa likodan. So, trinay naman namin dumaan sa ibang lugar. Yung strip na yan, eh. Oo. Oh. Kasi lagi na lang kami nando sa main road. So, dito naman tayo sa loob-loob. So, yung loob-loob, ayan, ang daming mga bar. Or umise. Ayan sila. Pagkagaling ng trabaho ng iba, diretso dito. Pakita sa black room. Ayan. Tanungin natin eh. Hindi, hindi ano yan eh. Hindi yan yun. Mamasang yung isang yan eh. Dapat yung may hawak na ano eh. Ang mga yan. Ayaw oh. So puro ganun. Itong mga iski-iski nita yung maliliit na kali dyan. A few inches later. Ito guys, nadaanan lang namin sa parking station ng bike tsaka ng mga ayan, scooter, mga old model na siya na mga scooter sa Japan. At meron din kasi tayong nabiling ganito sa Pilipinas. So ginagamit natin to for mga daily ano natin, pamalengke. Nakakatuwang makita na pati sa Japan eh gamit-gamit pa rin nila kahit luma na tong mga to. Ito kagaya nitong isang Honda Dio na to. Halos ganito rin yung meron tayo sa Pilipinas. Iba lang ang kulay pero ganyan-ganyan guys. So talagang ginagamit pa sila dito sa Japan guys. Ginagamit pa rin sila although medyo luma na pero ginagamit pa lang. A few moments later. Bakit kami nang tulay dun? So inaba na namin yung daanan, di ba? Hindi na dun sa pinaka main road. Dito pala sa kabilang side, puro mga hotel, guys. Toso, toso. Puro mga hotel. Ayan o. Ang gaganda o. Ayan. Dito. Dikit-dikit sila. Ah. Hotel din yan, oh. Hotel King. As ito in, guys, I'm not sure kung mga hotel mga sila na talagang for tourists or parang mga motel sa atin, ganun. Oh, Hotel Lala. Mga Hapon. Dikit-dikit sila kasi guys dito sa area na to. Puro sila ganun. Ikibukuro pa rin yan guys, so kung ma-check nyo yung pangalan ng hotel, makikita nyo sa Google Map yan. Ewan ko, baka pwede rin kayo dyan mag-check dito, mag-stay kayo dito sa Ikibukuro. Hotel Varkin. Puro hotel, hotel, hotel. Hotel Ami. So ito pala yung side na yun ni Ikebukuro na puro ganito. Ayan daw yung mga room nila. Ayan. Puro ganito. Hindi ko lang alam kung pang turista or parang mga motel nila yan or something like that. Pero dikit-dikit dito, mga ganun. Dito sa isang part ni Ikebukuro, puro ganyan naman. Update ko uli kayo. A few inches later. Okay guys, nasa grocery store uli kami. Tingnan niyo yung Wagyu rito, gano'ng kamura. Gano'ng mo yan, gano'ng mo yan?
700 pesos ngayon kadami. 700 pesos yung dami na yun. So, lulutuan daw tayo ni Moy ng Wagyu. Ito lang? Pantito? Isa pa na eh? Oo eh. 1,000 pesos! Tigitigil na tayo. Pati yun. Oo, 1,000 pesos. Imagine nyo 1,000 pesos worth of Wagyu. Tignan nyo kung gaano ka-fresh yung ano dito. Nakapak na. No? Tignan nyo yung mga ano. Yung mga salmon. Pati yung mga isda. Oh. Oh. Ay, ano to? King crab ba to? Ba to? Ito? Oh. Ano yung ganito dito? Eh? Ang klaseng crab to. Meron sila. Isang crab. Ano yung laki oh. Amaze na amaze si Tangay oh. Kasi puro... Sa atin, wala masyadong ganyan eh. Ano yun? Kung anak ko, umuwi galing Japan, walang dala eh. Kahit ang damit, iniwan dun eh. Ang pinamilig uli ng mga gamit nila. Ay, nako. Ano? Ano, ano, ano. Ang puta ko, tignan niyo yung Wagyu guys. Oh, ano yun ah. Uy, susu! Kano? 1,300 yen. Moy, kayo na mag-convert. Binakita ko sa inyong yun. Talang sa atin, ang mahal-mahal ng Wagyu, di ba? Ito, kano lang? Si Moy na raw magluluto ng asamori. Uy! Biro! Hindi, kailangan natin to. Kailangan natin. Kaso puro asahi. Wala yung Kirin. Favorite beer natin, wala. Ito, ito si Kirin. Kirin, ayun na. Bit-bit niya na, guys. Meron na siyang bit-bit. Few inches later. Ay, minadaan lang kami rito. Self-service naman lahat dito. May steak guys oh. Tapos may mga dessert dito. Pero nakabili na kasi kami ng Wagyu. Dito kami dumaan sa kabilang side. Nung ano, kalye namin. Diba, maliit lang yung kalye yung pinakita ko sa inyo kung saan kami nakatira. Dito yung sa likod, malaki. Puro residential na yan. Puro bahay. Ayan, may cherry blossom nasa kapaligid na. Ayan, sunod-sunod sila yung mga cherry blossom. Dito lang sila. Ayun, ganun. So, medyo payat ang lakad namin ngayon kasi mga around 15,000 steps lang yata ang nagawa namin. Pero, pero iba na rin yung impact sa'yo kasi araw-araw ka ng ganun. So, araw-araw ka ba namang maglakad na ng ganung kadaming steps? So, alin yan o? Oh. Ano ba yan? Eto, mga 24 hours din sa kanila itong mga ganito. Sentaku. Or yung mga laundry, ano? Palondrihan. Ayan, nandito na tayo. Ay nga pala guys, ha? Medyo iba yung temperature ngayon. Medyo lumamig na naman siya. Medyo tumatagos-tagos siya ngayon sa sweater. Di kagaya nung nakaraan. Pagpapawisan ka ngayon, hindi. Malamig, malamig. Basta guys, advice ko lang sa inyo, pahapon tsaka gabi, doon kayo magdala ng panlamig nyo kasi doon biglang nagdadrop yung temperature. So yun lang. A few moments ay, later. Finally mga kasama rin, nakarating na tayo dito. Sa pinag-i-stay natin. Maglalagay ko muna itong mga... Siyempre... Hindi pwedeng mawala ito. Ito na unahin natin. Uy, susu.
ang patanggal pagod sa haba ng nilakad. At yung wagyu natin, ito. Pupulutanin natin ito. Yung wagyu natin binili. So, dito muna natin i-end yung vlog natin for today, mga kasamuri. And bukas ulit, magkikita ulit tayo for the next vlog. Pa-like and subscribe sa mga hindi pa na ano.